na bahagi natin nung nakaraan kung saan ba tayo naglilingkod. Ano ba yung ating pinaglilingkuran? At ano rin ba yung mga katangian na haharapin natin o hinahanap din natin kapag tayo naglilingkod sa dambana ng Panginoon? At bahagi din nun ay kung papaano din ba tayo kumikilos. Kaya sa bahaging ito, titingnan din natin papaano ba tayo kikilos sa dambana ng Panginoon? Papaano ba tayo magsuserve? Ano ba yung gampanin natin? Ano ba yung gagawin natin? At ano yung mga kailangan nating isaalang-alang kapag tayo'y naglilingkod sa dambana ng Panginoon? Din natin ay papaano rin ba tayo tumatayo. Kapag tayo tumatayo, ay ito'y hindi naman tanda ng pagiging bastos o pagiging pagkakaroon ng walang galang. Di ba pag pumapasok ang guro sa loob ng classroom, ang inaasahan sa mga estudyante ay tumatayo, pagbigay galang. At ganun din, kapag tayo tumatayo, nagpapakita rin tayo ng paggalang. Subalit alalahanin din natin na kung papaano tayo tumatayo, ay may pinapakita ring mensahe iyon. Kaya siguro yan din ang unang tingnan natin o unang praktisin. Papaano ba tayo tumatayo sa harap ng Diyos? Papaano ba tayo tatayo sa Diyos na nagmamahal sa atin? Nang sa gayon ay magkaroon din tayo ng tamang disposisyon kapag tayo naglilingkod. Huwag tayong tatayo sa isang paa, kundi tumayo tayo ng diretsyo, tumayo tayo ng tuwid. At papaano din ba tayo kumikilos? Papaano din ba tayo nagginagalaw yung ating mga kamay? Saan ba natin inilalagay yung ating mga kamay kapag tayo'y nagsuserve? Siguro alalahanin natin na kung tayo'y nagdarasal, ano ba inaasahan sa atin? Diba? Kapag tayo'y nagdadasal, balikan natin yung mga unang hakbang, unang tinuturo sa atin. Sana magkadaop yung ating palad upang tanda at paalaala para sa atin na tayo'y nagdadasal. Mga unang gampanin, unang tingin, o unang dapat nating isaalang-alang kapag tayo'y naglilingkod. Hindi na tayo basta nagsisimba, hindi na lang tayo basta bahagi ng sambayanan, kundi kapag tayo'y naglilingkod sa dambana ng Panginoon, nakikita tayo ng bayan ng Diyos. At papaano din ba natin sila maanyayahan sa ating mga ginagawa. Sa pagdiriwang ng Santa Misa, maaaring gumamit ng insensaryo upang makadagdag ng solemnity o ng kabanalan sa pagdiriwang ng Santa Misa. Kapag gagamit ng insensaryo, dapat maalaala na sa prosesyon, nauuna ang insensaryo o ang turifer na susundan naman ng crossbearer at susundan din ng mga candlebearers. Sa likod ng mga candlebearers ay sumusunod na rin ang ibang mga ministers bago ang tagapagdiwang, ang punong tagapagdiwang na nasa hulihan ng prosesyon. Itong tanda ng prosesyon ay paalaala din sa atin na tayo'y naglalakbay patungo sa dambana ng Panginoon, patungo sa kanyang kaharian. Nawa itong pagdiriwang na nakikita natin ay siya rin namang magpaalaala sa atin sa pagdiriwang na tatamasahin natin sa kaharian ng Diyos. Dapat nating alalahanin na sa paghahanda ng insensaryo ay maganda ang pagkakasunog ng uling o ng charcoal upang sa gayon ay madaling masunog ang insenso na ibubuhos sa insensaryo. Ito ang sanang matandaan natin nang sa gayon sa pag-insenso ng paring tagapagdiwang ay makita rin ang usok na ginagamit dun sa insenso. Ito ang mahalagang parte ng insensaryo dahil gaya nga ng sinasabi sa Salmo na habang umaangat ang usok ng insenso ay para bagang umaangat din ang ating panalangin sa ating Panginoon.
dalawa sa mga pinakamalapit na mga servers na maglilingkod sa tagapagdiwang ay ang tagadala o ang mic bearer at ang book bearer. Dapat nating matandaan na sa pagpwesto ng book bearer, ang book bearer ay laging nasa kaliwa ng tagapagdiwang, nasa kaliwang bahagi ng nagdiriwang, at ang mic bearer naman ay ang siyang nasa kanan. Nang sa gayon, sa paggalaw ng kamay ng tagapagdiwang ay hindi rin ito makakasagi sa kanyang pagbibigay pugay o di kaya ay pag-aantanda ng krus o di kaya ay pagbubuka ng kanyang mga palad kapag binabanggit niya ang mga salitang sumainyo ang Panginoon. Mahalagang maalaala na maganda rin sana ang magiging distansya ng nagbubuhat o nagdadala ng mikropono at ng libro, nang sa gayon ay nakikita din ang punong tagapagdiwang at hindi siya naharang ng mga servers na ito. Maaring gamitin ang insensaryo sa pagbibigay pugay sa banal na ebanghelyo. Gaya din ng panimula na sinabi natin, ito'y nagdadagdag din sa kabanalan o sa solemnity ng pagdiriwang. Una munang pumupunta ang mga turifer o ang nagbibitbit ng insensaryo sa punong tagapagdiwang upang malagyan ng insenso ang turibol. Matapos maglagay ay magpuprosisyon din ang mga servers kasama ang punong tagapagdiwang, daladala ang aklat ng mabuting balita o ang gospel book. Magandang paalaala na huwag sanang tatalikod ang mga servers sa altar, at sa gayon ay mas iniilawan o binibigyang pugay din ang santuario na kanilang pinaglilingkuran. Magandang alalahanin na ang kandila na bitbit ay hindi lamang para maliwanagan o magbigay ilaw sa pagbabasa ng mabuting balita, kundi ito'y tanda rin ng pagbibigay pugay at dagdag na kabanalan o solemnity sa pagdiriwang. Sa paghahanda ng dambana o paghahanda ng mga alay ay dinadala muna ang kalis at ang ciborium na siyang mga gagamitin para sa liturhiya ng Eucharistia o Liturgy of the Eucharist. Maaaring magkaroon ng offertory procession kung saan iniaalay ang tinapay at alak na gagamitin para sa pagdiriwang. Kung meron mang ibang mga iaalay ang sambayanan, hindi ito inilalagay sa baba ng altar kundi sa isang lugar na nararapat, malayo sa altar, upang ang tuon lamang ng mga magsisimba ay ang tinapay at alak na magiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Matapos maipasok ang kalis at ang ciborium ay inilalapit naman ng altar server ang tubig at alak na siya namang paghahaluin ng tagapagdiwang, na siya din namang magiging dugo ng ating Panginoong Hesus, maya-maya lamang sa ilang saglit. At gaya sa simula, ay iniinsensohan din o maaaring insensohan ng tagapagdiwang ang mga alay, ang tinapay at alak, at ang altar, at ang krus na siyang tanda din ng ating pagbibigay pugay at papuri sa ating Panginoon. Iniinsensohan din ang punong tagapagdiwang dahil tanda rin ito na siya'y nagiging tagapagdiwang o tagapamuno ng sambayanan, na siya'y nagdidiwang sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Matapos siyang insensohan, ay iniinsensohan din ang sambayanan na nagsisimba. Dahil tanda rin sa kanilang
presensya na natitipon din, sa presensyang natitipon ay nandoon din ang Panginoong Jesus. Dahil gaya din ng kanyang sinabi, sino man ang natitipon, dalawa man o tatlo sa kanyang ngalan ay naroroon siya sa kanilang harapan. Matapos ang pag-iinsenso sa tagapagdiwang at habang iniinsensohan naman ang mga nagsisimba, ay lumalapit din ang altar server na naka-assign, dala-dala ang bowl and towel kung saan maghuhugas ng kamay ang tagapagdiwang. Kasabay din ito ay ipinapasok niya rin o ipinapasok din ng isang altar server ang libro at ang mikropono na siyang gagamitin para sa banal na Eucharistia. Ipinapasok namang sa nararapat na panahon ang libro at ang mikropono nang sa gayon ay hindi rin ito makakaharang sa pag-iinsenso ng tagapagdiwang. Sa dakong consecration, sa kung saan ay napapakinggan natin ang institution narrative o ang salaysay o ang pagdiriwang ng huling hapunan, ay maaari ding gamitan ng insenso at kandila. Magandang paalaala na sa lugar ng mga servers ay huwag sanang makakaharang ang kanilang pwesto sa banal na pagdiriwang. Nang sa gayon ay makikita pa rin ng sambayanan ang nangyayari sa altar at hindi nagiging harang ang mga altar servers sa kanilang pag-iinsenso at sa kanilang pagprosesyon patungo sa santuaryo. Matapos ang banal na pakikinabang o ang Holy Communion ay nililinis o pinupurify ng tagapagdiwang ang kalis o ang ilang ciborium na ginamit sa banal na komunyon. Matapos niyang maubos ang mga natirang katdugo ni Kristo ay iniaabot ng server ang tubig na siyang magiging gagamitin para sa pagpupurify o paglilinis ng kalis. At matapos madigpit ng tagapagdiwang ay inaalis ning muli ng server ang kalis na iyon. Mahalagang paalaala din na matapos magpakomunyon ng pari ay lumalapit din ang altar server na naka-assign sa kanyang paghuhugas ng kamay upang mahugas din ang mga mumo na maaaring dumikit sa kanyang mga daliri. Matapos ang huling pagbabasbas ay hinahalikang muli ng tagapagdiwang ang altar na siyang magiging tanda din para sa mga servers na maghanda para sa recessional. Wala na ang insensaryo kundi ang krus at ang kandila na lamang ang sasama sa prosesyon palabas ng santuaryo. Nakita natin kung paano tayo kumikilos at paano tayo dapat gumagalaw kapag tayo naglilingkod. Siguro mga ilang bahagi o ilang mga katanungan na maaari nating naalala o tumatakbo sa ating isipan. Siguro unahin natin dyan yung ating pananamit. Ano ba hinihingi na pananamit sa atin? Siguro para malinaw para sa atin na ang isang tagapaglingkod ng simbahan, tagapaglingkod sa dambana, na kapag tayo nagsuserve, ang nire-recommenda o ang ang paanyaya ay nagsusuot tayo ng alba. Alba. At yun ang damit na paglilingkod, damit na panglingkod, no? Lalo na sa liturhiya. At yun sana yung makita din natin upang makita rin natin na hindi tayo nagsusutana. No? Dahil alalahanin natin na ang sutana ay damit ng mga pari, no? Damit ng mga nagpapari. At yun sana yung maging paalaala din sa atin. Pero kung yan yung ginagamit na sa ating mga parokya, maaari pa rin namang gamitin ito. At siguro, pangalawang tanong din na madalas nating maisip o di kaya ay natatanong, maaari bang mag-serve bilang isang altar server ang mga kababaihan? Siguro kung titingnan natin yung mga nakaraang pagninilay o di kaya nakaraang discussion, no? Hindi naman pinagbabawalan ang mga kababaihan na maglingkod. Hindi naman pinagbabawalan ang mga kababaihan na maging altar server, na maging lay liturgical minister. Subalit, kung titingnan din natin yung impluensya ng pagiging altar server sa pagpapari,
Gaya ng sabi ni St. John Paul II, no, na ang ministry ng altar servers ay isang garden of vocations. No? Kapag sinabi natin garden of vocations, doon nagsisimula ang maraming bukasyon. Siguro pag nag-survey kayo at tinanong nyo ang karamihan ng pari, marami dyan magsasabi, nagsimula sila bilang altar server. At siguro yun yung maganda nating pangalagaan, na ang ministry of altar servers ay garden of vocations sa mga nagpapari. At yun sana yung ma-preserve din natin. No? Kung ang tanong natin ay maaari bang mag-serve ang mga kababayan? Maaari, pwede. Pero sana, isaalang-alang din natin na yung ministry of altar servers ay nagiging garden of vocation sa mga nagpapari. Pangalagaan din natin iyon. Upang sa gayon, mahikayat pa rin natin ang mga kabataang lalaki na maglingkod na sa murang edad ay maipaabot o maitulong pa rin natin kung papaano tayo magpapakita ng ating paglilingkod. Siguro sa panahon ng pandemya ay isaalang-alang din natin yung ating kalusugan, yung ating kaligtasan. Kung meron pang hinihingi sa atin sa mga pagkakataon ito na huwag munang lumabas ng bahay, huwag munang lumabas ng tahanan, siguro tingnan din natin yung ating kakayahan, yung ating kalusugan na makapaglingkod. Nandun yung pagnanais, pero nandun din yung pag-iingat. Pag-iingat sa sarili natin at pag-iingat para sa ating kapwa, pag-iingat sa ating pamilya. Gaya ng sinabi natin sa simula, hindi lang tiusapin kung paano tayo naglilingkod sa dambana ng Diyos. Paano din ba tayo magpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapwa? Mga konting paalaala na sana ay makita at maalaala din natin na hindi ito basta kagustuhan, hindi ito basta pananabik, kundi ito'y tungkulin din natin. Ano bang mas nangingibabaw? Yung tungkulin natin na magpakita ng respeto, ng pangangalaga, ng pagbibigay buhay, ng pagbibigay galang sa buhay ng ibang tao, yun ang mga sana maisaalang-alang din natin upang sa gayon, mabuhay din tayo bilang isang naayon na Kristiyano.